Hello mga ka-DDS, isa na naman pong nakaka-alarmang balita ang gusto kong ipaalam sa inyo. Ito ay yung issue patungkol sa nangyayari sa DSWD. Lingid sa kaalaman ng iba, si Pangulong Duterte ay hindi lamang nakafocus sa kriminalidad sa ating bansa, kundi pati na rin sa pagbibigay ng mas mabuting serbisyo sa mga may hirap. Kaya na lang ang kanyang itinalaga sa DSWD ay si Secretary Judy Taguiwalo, na isang kilalang pro-poor leftist. Si Secretary Judy ay nag-issue ng isang memorandum. Ito yung Memorandum Circular No. 9 na nagsasabing hindi na kailangan ng isang kapuspalad nating kababayan na dumaan pa sa kahit sinong politiko para makahingi ng tulong sa DSWD. Ganito kasi yung nakagawian. Pag ikaw ay hihingi ng tulong sa DSWD, isa sa requirement ay yung recommendation letter mula sa isang mayor o di kaya sa isang congressman. Ito ang gustong baguhin ni Secretary Judy. Kaya siya nag-issue ng Memorandum Circular No. 9 na nagsasabing hindi mo na kailangan ng recommendation letter mula sa isang politiko para makahingi ng tulong sa DSWD. Halimbawa, ang isang kapuspalad nating kababayan ay nagkasakit at naospital. Dadalhin mo lamang ang iyong hospital bill sa DSWD. Ipapakita mo lang yon at maaari ka nang makahingi ng tulong. Maganda, di ba? Yan ang tunay na pagbabago. Yan kasi ang gusto ni Pangulong Duterte, yung mabilis na pagproseso. Dahil ang pera ng bayan ay para sa bayan. Ito ngayon ang problema. Ang mga sakim at magnanakaw na mga congressman, hindi nila gusto itong ganitong klaseng patakaran. Pumapalag sila. Ang gusto nila ay yung dating gawi, na dumaan muna sa kanila ang mga hihingi ng pera o tulong bago dumiretso sa DSWD. Bakit kanyo? Siyempre, power yan eh. Gusto nila sa kanila humihingi ang mga constituents nila, sisiguraduhin nilang botante ang mga ito para sila ay pakinabangan. Hindi ba nakakainit ng ulo yan? Isusubo na nga lang ng mga kababayan natin na agawin pa ng mga hinayupak na congressman na to. Bago na ang presidente pero bulok pa din ang kongreso. Paano magbabago ang bayan natin kung ganyan? Siyempre, hindi nila aaminin yan. Pero ang totoo, iniipit nila si Secretary Judy. Paano? Una, ang kanilang gagawin hindi nila i-confirm si Secretary Judy. Iipitin nila ang kumpirmasyon ni Secretary Judy. Lahat kasi ng department secretaries na itinalaga ni Pangulong Duterte ay kailangang kumpirmahin ng Kongreso. May tumawag pa nga sa opisina ni Secretary Judy na nagbabanta na huwag nang ituloy ang memorandum. Pangalawa, iniipit nila ang budget ng DSWD. Kaya sa September 13 ay pupunta si Secretary Judy sa Congress upang pag-usapan ang budget ng DSWD. At ang balita, ayon mismo sa official page ni Secretary Judy at ng official page ng DSWD sa Facebook, may 60 na mga mambabatas o congressman ang mag-interpolate o kukwestiyonin siya upang ipitin ang budget nito. May balita pa nga po kami na siya ay talagang hindi ko kumpirmahin ng mga congressman. Alam niyo po, nung ako'y kanilang inimbitahan sa DSWD upang maging may malasakit ambassadress, nakilala ko po si Secretary Judy at masasabi ko na talagang ang kanyang puso ay katulad ni Pangulong Duterte na para sa mga mahihirap. Kaya nakakainit ng ulo itong mga
mas masahol pa sa hayop ng mga congressman. Bakit mas masahol pa sa hayop? Hindi naman nila pera yan eh. Pera yan ng taxpayer. Ang kapal naman ng mukha ng mga congressman na ito, pati yung pondo na dapat ay para sa mga mahihirap, eh gusto nilang ibulsa. Kayong mga magnanakaw na congressman, paano nyo naatin na ipakain sa mga anak nyo ang inagaw na para dapat sa mga kapuspalad? Sa aking pagbisita sa mga DSWD Center, sobrang naantig po ang aking puso dahil sa kondisyon ng mga centers. Nakita nyo naman po yan eh, sa mga videos po. Nakatatlo centers na po tayong nabisita. Kulang-kulang ang mga kagamitan, sira-sira ang mga shelters, kulang din sa mga namamahala, sa mga house parents. Kaya hindi naasikaso ng mabuti yung mga abandoned children at elderly. Bakit nagkaganito kanyo? Eh, alam niyo na siguro kung saan napunta yung nawawalang pondo. Sa September 13, ay sasama po ako sa Congress upang suportahan po si DSWD Secretary Judy. Ilalantad ko sa inyo kung sino itong mga haharang ng budget ng DSWD at sino itong mga mambabatas na ito na haharang sa kumpirmasyon ni Secretary Judy. Kaya mga ka-DDS, hihingi po ako ng suporta sa inyo na ipakalat ang video na ito upang mailantad ang mga magnanakaw at buhayang mambabatas natin. Ipaglaban natin ang karapatan ng ating mga kapuspalad ng mga kapatid na Pilipino. Pasensya na po pero nakakaiit po talaga ng dugo itong mga mukhang perang congressman na to. Magandang hapon mga ka-DDS. Andito po tayo sa NVRC or National Vocational Rehabilitation Center. Isa na naman pong center ng DSWD na ating binibisita. At ang ating mga kaibigan na nandito ay mga PWD or Persons with Disabilities at nagte-training po sila. Ayan. So, bati naman tayo. Hello! Hi! Woo! Ayan. Tapos, meron yata silang inihandang konting programa, Ma'am Edna. Okay, so ngayon kakantahin natin yung mga trainees na naghanda ng Accord Filipino. Pakita natin sa buong mundo na kaya-kaya natin ito. Thank you.
Sasayaw pala kayo dito. Sa video. Doon tayo. Okay. Interpretative dance ng ating mga deaf clients. Kita sila. I-focus mo sila. Ayan. Napakagandang performance ko. Tagos sa puso. Sila po, yung nag-interpretative dance kanina, hindi po sila nakakarinig. Ma'am Edna, paano nila nagawa yun? Yung sayaw na hindi nila narinig yung music? Tinuruan lang sila. Tinuruan lang. Yung ating mga trainers kasi, kailangan may commitment ka talaga na magturo sa kanila. Through actions lang talaga. So, parang so, nagbibilang sila sa isip nila yung count ng music. Oo. Wow. Diba? Opo, ang galing, fantastic. Ma'am. Yes, ma'am. So, ang next po natin? Of course, yes. Next. Ayan. Wow. Ang galing po. Kahit po hindi nila naririnig yung music, nakakasayaw po sila. Kaya, yun po yung training nila dito sa NVRC. Through actions, through sign language. Kaya nakakabilib po. Once again, sa mga ka-DDS po na kaka-tune in lang, andito po tayo sa NVRC or National Vocational Rehabilitation Center. Ito po isang training center para sa ating mga kapatid po na may kapansanan. Maraming mga kurso dito from computer to garments, massage, at saka food management, electronics. So habang inaantay po natin, ready na po ba? Ayan, habang inaayos pa yung music. Sige, habang niliload pa yung music, usapin natin itong napaka-cute. Bumati ka muna. Hello po. Wala ka bang shooting ngayon? Bati ka rin. Hello po. Ayan. So, ikaw hindi ka pa magpa-perform? Wala po, ma'am. Ay, wala. Pero sample ka muna ng kanta. Di ba kanina nag-sample ka na yun? Sample muna tayo. Sige na, para na maumulan ng konti, para lumamig. Be my lady, come to me and take my hand. Be my lady. Diba? Ayan po. Pakilala ka muna, anong pangalan mo? Christian Nasan po. Ayan, si Christian po ay single, wala pang kasintahan. At sa mga gustong manligaw kay Christian, saan kanila matatagpuan? Sa kaldero. Sa kalderon. Ayan na. Ayan. Hello, sir. Ano pong pangalan nila? Rafael po. O, ano na naman ang inaaral mo dito? Anong training mo? Computer software. Computer software. Ayan. So, kamusta ang training? Buti naman po. Okay. Pwede ka sa Thursday. Ay, birthday mo? Ilang taong ka na sa Thursday? 31 na po. Ay, mukha ka lang 21. Happy, happy birthday, Rafael. Ayan. Bati naman tayo sa ating mga friends sa Facebook. Hello po sa mga friends ko sa EverLC. Pwede kumanta? Ay, pwede. Go, Rafael. Kakanta mo lang si Rafael, ha? Christian, tignan mo to. Go! God made me you, sure he may say. More. Mabili na lang po. Ayan. Ma'am Edna, ano naman po ang si Rafael? Siya po ay... Ay, okay. Oh, wala nang sample ba? Yun na yun? Idol mo ba yung Aldab? Opo. Ako doon yung Alden Richards ng EverRC daw eh. Ay, kaloka. Ayun na, ready na po. Okay po. Sige. Pwede mo picture mamaya.
Ay, pwede tayo magpicture. Later na, o sige. Sige, ayan na. Ayan na. Ayan na po ang pangalawang number, second dance number po. Ayan po, at ang sasayo po, sila po ay mga kapatid po nating may kapansanan sa pandinig, hindi po sila makarinig. Ayan. Ayan, dami nila. Kanina, apat lang. Ngayon, more than six. Sama sila pa yan? Pati po sila pa yan sa sayaw. So, lahat po sila, ma'am. Ma'am Edna, so lahat po sila, deaf? Hearing impaired. Yung mga deaf. May hearing impairment. Itong mga po lang po. Itong mga nandito na sasayaw. Mga actions sila.